dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Ang sabi nila, magiging solido lamang ang relasyon ng kaibigan kung kayo ay matagal nang magkaibigan. Hindi naman siguro sukatan yon para magtiwala siya sa'yo ng buong buo. Kahit kakikilala mo pa lang sa kanya, ay makikita mo na kung totoong kaibigan mo talaga siya. Ikaw, nakahanap ka na ba ng ganitong kaibigan? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo, Papa Dudut. Unang-una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa inyo dahil pinaunlakan ninyo ang aking sulat. Ako nga pala si Ronnie, 18 years old, tubong Quezon. Pero nandito po ako ngayon kasama ang mga manggulang ko sa tiyahin ko sa Antipolo. Papa Dudut, ako po yung tipo ng tao na God-centered. O sa Tagalog ay relihiyoso. Galing po kasi ako sa pamilya ng relihiyoso. Ang aking tiyahin at ang aking asawa ay choir sa aming parokya. At kasama sa isang community ng Couples for Christ. At ang aking mga magulang naman ay relihiyoso din dahil madalas po silang magsimba. Isang araw ay inalo kami ng kapatid ko na itawag na lang natin sa pangalang Peter na sumali sa gaganaping youth camp sa aming parokya. Nung una ay nagdadalawang isip ako dahil ang sabi ng iba ay boring daw kapag taong simbahan ka. Pero sinabi ko sa sarili ko na bakit hindi ko subukan. Wala namang mawawala kung susubukan ko, hindi ba? O Ronnie, Peter, kumusta na kayo? Ang sabi ng tiyahin ko. Maayos naman po tita, sagot ko. Narinig niyo na ba yung announcement sa simbahan? Magkakaroon daw ng youth camp sa isang linggo. Pwede ba kayo ron? Kasi 12 to 21 years old ang pwedeng sumali. Gusto niyong sumali? Pag-iisipan po muna namin tita, pag-uusapan namin yan mamaya ni kuya. Oo nga po tita, pag-uusapan na lang po namin yan mamaya kapag kumain na kami ng tanghalian. At nang nagtanghalian na ay nag-usap na kami ng kapatid ko tungkol sa mangyayaring youth camp na yon. Kasama namin kumain si Papa kaya narinig niya ang tungkol doon. Nung una ay naguguluhan pa ako. Kasi may nagsasabi rin sa akin na boring daw kapag taong simbahan ka. Pero sa kabilang banda ay bakit hindi? Bakit hindi ko subukan? Wala namang mawawala. Baka sabi-sabi lang ng mga tao yon. Baka masaya talaga doon kasi yun yung sinasabi ni tita. Kalaunan ay pumayag na kaming sumali ni kuya sa youth camp para ma-experience namin yung youth camp na yon. Sinabi na rin namin kay tita na papayag na kaming sumama. Kaya't agad niyang sinabi sa youth leader na pumapayag kaming sumali sa youth camp. Isang araw ay nagulat na lamang ako nang dumating ang mga kabataan na nakasuot ng pare-parehong t-shirt. Yun na pala ang youth leader at ang mga kasamahan niya. O Ronnie, Peter, kinausap ko na yung youth leader sa gaganaping youth camp. Baka raw dumating sila dito bago sa mismong youth camp ha, maghanda kayo. Opo tita. Maya-maya nga ay dumating na mga tao at marami sila at may dalang invitation. Sa bawat makikita nilang kabataan ay inaalok nila para sumali. Nakasuot sila ng pare-parehong t-shirt. Ako naman ay galing sa computer shop, pauwi na ako hanggang sa nadat na nila ako. Nandiyan na pala kayo.
Grabe, hindi pa ako nakakapaligo, nakakahiya naman. Okay lang naman. Uy, ano ka ba? Ang sabi ng youth leader sa akin. Oo nga naman, okay lang yon. Teka, nasa na si Peter? Tanong ng isang miyembrong babae. Ah, nasa bahay po. Bakit po? Ako nga pala si Ara, kaklase niya nung grade 8. Kaya magkakilala kami. Ah, okay po. Ang sabi ko naman. At pinaliwanag ng youth leader ang mangyayari. Mga dadalhin at iba't ibang gagawin sa youth camp, Papa Dudut. Sobrang kinabahan ako noong mga panahon na yon. Hindi pa ako naliligo tapos yung damit ko puno ng pawis. Nakakahiya. Kalaunan ay dumating na ang araw ng youth camp. Hinatid kami ng kapatid ko sa venue ng youth camp at nagulat ako na sa mismong paaralan ko pa ginanap yon. Hinatid kami papunta doon, dala ang sasakyan nila tita at dala din ang mga gamit para sa youth camp. Tuwang-tuwa ako at ang kuya nang makarating na kami sa venue. Para lang inaaralan magmula noong bata pa ako. Maraming memories na rin ang nabuo kaya labis-labis ang aming galak. Papa Dudut, lumipas ang isang taon matapos ang youth camp ay naging isa kami sa mga pinili bilang youth facilitator ng aming youth camp. Pinili kami dahil daw kami ay isa sa mga pinaka-active sa mga ganap ng aming simbahan. Napakasarap sa pakiramdam na mapili ka doon dahil once in a lifetime ka lang magiging ganon kung sakaling maraming aktibo sa simbahan. Nakakagalak na nakakakaba kasi mag-handle ka ng ibang kabataan na hindi mo kakilala o hindi mo kaklose. Kasagsagan na puno ng youth camp at isa-isa na pong ipinakilala sa mga participants ang mga facilitator at makikilala ng mga facilitators ang kanilang mga members. Kung babae ka, babae lang ang mapupunta sa iyo na member at vice versa. Ang aking member ay dalawa lamang dahil konti lang ang pumunta sa youth camp namin noon. Jay ang pangalan ng isa at yung isa naman ay si Kyle. Hello guys! Welcome sa Youth Camp 2018. Ako nga pala si Ronnie, ang inyong facilitator. Maari ba kayong magpakilala isa-isa? At saka yung edad at saka kung sino ang nag-invite sa inyo? Ako nga pala si Jay. 15 years old na po ako. Si Francis yung nag-invite sa akin dito. Magkaklase kami ni Francis. Saktong may ganito raw, sinabi niya sa akin na wala naman daw mawawala kung susubukan ko. Kaya ayun, napapayag niya ako. Ayun! Welcome Jay, isang bagsak. Lahat ay pumalakpak. Ikaw naman kuya, anong pangalan mo? Ako nga pala si Kyle, 15 years old. In-invite po ako ni Denden dito kasi magka-schoolmate kami. Ah, okay. Yun, isang bagsak. Pumalakpak ang lahat. So ang pag-uusapan natin ngayon ay total nagkakilala na tayong lahat ay tungkol sa pagmamahal ng Diyos at ang plano niya sa atin. Ready na ba kayo? Aba, syempre po. Papa Dudut, nagkausap kaming tatlo ng masinsinan. Nakilala ko sila, yung background nila about sa family, sa friends, sa school at kahit sa relationship nila kung may jowa ba sila. Kalaunan ay matagumpay namang natapos ang youth camp. Napakasarap sa feeling kasi pinagkakatiwalaan ka ng taong noong araw mo lang yon nakilala. Hinahanap ko sila sa kanilang mga Facebook accounts at nakita ko naman kagad sila. Nagpakilala ako ulit sa kanila at yon nagkausap-usap na kami tungkol sa mga nangyari sa araw nila. Gumawa rin ako ng group chat para sa mga members ko para kapag may activity sa simbahan ay madali ko na lamang silang ma-update. At syempre kapag may problema sila na hindi nila kayang i-handle ay handa ang kanilang facilitator na mag-advise sa kanila. Ganon ang role ng mga facilitators, Papa Dudut. Nung una ay hindi ko pa alam kung paano magbigay ng advice sa mga members ko. Kaya naman nahirapan ako. Hindi rin kasi ako sanay na mag-advise sa ibang tao.
Pero noong tumagal naman ay natuto na ako. Papa Dudut, nakaka-overwhelm lang yung feeling na hindi mo naman sila kakilala ng matagal pero pinagkakatiwalaan kanila. Sobrang sarap sa feeling. Dumating ang araw ng Linggo at lahat ng mga members ko ay sumama sa aming chapter assembly. Nakakatuwa kasi nag-yes sila sa service. Mas ginanahan tuloy akong mag-serve ng mag-serve sa simbahan. Nagkaroon ng bonding between the leader and members tapos ay nagpakilala isa-isa. Tinanong sila kung ano ang nararamdaman nila sa youth camp. Kung ano ang favorite worship song na kinakanta sa youth camp. Nakaka-overwhelm natapos ang araw na yon nang may ngiti sa aking mga labi. Sobrang saya kong makilala silang lahat ng mga participants lang dati sa youth camp. Ngayon ay members na ng kani-kanilang mga facilitator. Nagdaan ang mga panahon at kasagsaga na ng taong 2020. Dahil sa pandemic, ang mga tao'y sa online na lamang nagkakausap. Madalas po kaming mag-usap ng mga members ko sa group chat namin o kung minsan nga po ay iniisa-isa ko po silang pina-private message para hindi po sila magkailangan sa mga problema nila at tanging ako lang ang nakakaalam ng mga ito. Papa Dudut, medyo mahirap sa part ko na isang leader ang magtago ng sikreto kasi likas na madaldal po talaga ako. Pero ito lang po ang sikreto atang hanggang ngayon ay kinikip ko. Magpahanggang sa ngayon tungkol sa member ko. Hello Jay, kumusta? Ang tanong ko. Okay lang naman ako, Kuys. Belated happy birthday nga pala sa iyo ha. Sorry po, ngayon lang ako bumati. Ano ka ba, okay lang yon. At least bumati ka. At nagpapasalamat ako dahil hindi mo kinalimutan. Medyo nahihirapan na kasi ako, Kuys eh. Eh bakit naman, Jay? Away ng away dito sa bahay. Wala nang katapusang away. Ginawa niyo na ba yung sinabi ko sa inyo before na lahat ng bagay ay nadadaan sa maayos na usapan? Opo, Kuys. Sa totoo lang eh, ilang beses na rin kasi kaming nag-uusap. Wala pa rin pong nangyayari. Eh bakit naman ganon? Hindi ko po alam. Gusto kong mag-aral sa online class pero kahit nag-online class ako, sobra pa rin silang mag-away. Bakit naman? Ayaw nila ikaw bigyan ng consideration. Hindi lang naman para sa iyo yan eh. Para din sa future ng pamilya mo rin yan. Ewan ko, Kuys eh. Masyado po silang makasarili. Oo nga, masyado nga mabigat yung pinagdaraanan mo. Magtatanong lang ako sa tito ko ha. Kasi masyado mabigat yung hinihingi mong advice. Tito, ano po yung ma-advise nyo sa isa ko pong member? Kasi yung mga magulang niya at saka siya away ng away. In-advise ko naman po na mag-usap-usap ng maayos. Para baguhin yung mga mali nila pero ilang beses na rin pong nakikipag-usap pero wala pa rin daw. Ang ma-advise ko lang sa kanya anak, kung sakaling may galit ang mga magulang sa kanyang anak, it's either merong pagkukulang ang anak, kaya nagagalit ang mga magulang. Kapag naman may sama ng loob ang anak, o sabihin na natin may galit ang anak sa magulang, it's either may nagawa itong kasalanan dito na kinikimkim lang ng anak magpahanggang sa ngayon. Pero bilang isang anak, dapat magkaroon pa rin kahit katiting na respeto sa magulang. Kasi kung wala sila, wala ka rin. Kung may hindi man sila pagkakaunawaan ng magulang niya, pahupain niya muna ang galit. Pag natapos na ang galit, saka na siya humingi ng patawad sa nagawa niyang kasalanan. Tapos, i-point out niya yung mali para mabago. Maraming salamat po tito sa pag-a-advise ninyo. May natutunan po ako. Papa Dudut, sobrang galing talaga mag-advise ng mga magulang o mas nakakatanda sa atin. Sobrang namangha ako sa mga advice ni tito. At agad ko rin pong sinabi sa member kong si Jay. Sinabi ko lahat ng mga advice ni Tito kay Jay at nagulat na lamang ako nang biglang sinabi niya ang ganito. Hindi naman po ako nang babastos o nawawala ng respeto sa kanila. May sama kasi ako ng loob sa tatay ko. Hindi ko kasi kayang idiretso sa iyo, Kuys, kung anong nangyari. Sige lang, ikwento mo lang, Jay. Hindi kita i-judge.
Hindi kasi kami ang unang pamilya ni Papa. Hindi kasi magkaanak yung babae na kinakasama niya kaya nabuo kami. Sa tuwing uuwi siya rito, dito niya binubuhos ang galit niya. Bugbog at masasakit na mga salita ang inaabot namin kapag umuwi siya dito. Noong bata pa ako, ito ang kinikimkim ko hanggang sa ngayon. Sobra yung sama ng loob ko sa kanya. Hindi ko mapigilan. Eh yung mama mo, ayos naman ang relasyon ninyong dalawa? Sinabihan niya po ako ng hurtful words katulad ng tanga at bobo. Ang sakit naman nun, Jay. Kinikimkim ko na to simula pa nung bata ako. 13 years nang nakakalipas. Wala akong pinagsabihan ito kasi takot akong ma-judge ako. Sa tagal ng panahon na kinikimkim ko ito, naging mas matibay ako. Isa lang talaga ang goal ko sa buhay, Kuys. Ano yun, Jay? Ang magawa yung mga pinapangarap ko nang wala ang tatay. Kakayanin ko kahit na hindi siya tumulong. Gusto ko na rin makawala sa kasinungalingang ito. Minsan, napapatanong na lamang ako kung ano ba ang purpose ko sa mundong ito. Bakit wala akong magawa? Natahimik akong sandali, Papa Dudut, matapos kong marinig ang lahat ng mga sinabi ni Jay. Saka ako naman sinabi sa kanya, alam mo, Jay, sabi nga sa isang kataga, don't define your future based on your past. Make present days be better than yesterdays. Keep it up, boy. Nandito lang si Kuya if you need someone to talk to. Doon nagtapos ang usapan namin. Natulog na siya kasi masyado nang malalim ang gabi ng panahon na yon at nalaman ko na may sakit pala siyang iniinda ng araw na yon. Nalungkot ako, Papa Dudut, kasi hindi niya sa akin sinabi kaagad yung ugat kung bakit siya nagbe-breakdown at minsan pa nga ay nade-depress sa kanyang mga naiisip. Maraming salamat, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking storya ng buhay. Nawa po ay may napulot po silang aral para po isa buhay po nila sa pang-araw-araw. Nagpapasalamat, Ronnie. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.